Remind ko lang ulit dun sa mga baguhan na nagmumotor. Mga baguhan ating tropa na minsan kasi hindi nila pinapansin yun eh, yung dragging. Pero ang pangit kasi pagka yung umarangkada ka tapos gumagaralgal, minsan yanig yung flarings mo, tumutunog. Di ba? So mas maganda ipare-grab nyo po yung bell nyo pa. What's up mga kaduit, ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. It's a Monday morning. Ayan, back to work tayo after ng dalawang araw nating busy. So hindi bakasyon dahil mas busy tayo. So for today's video guys ay tayo ay nandito na sa highway. At ito na nga yung part 2 ng ating video sa ating regroup bell dito sa NMAX natin. Actually yung pagka-regroup ngayon ng tropa ay hindi ganun kalalim at sobrang limit. Na-remind ko siya na sabi ko ayaw ako ng sobrang limit, gusto ko yung madalang lang. Anong nangyari? Sobrang limit na mababaw. So nabalian daw siya ng nabasagan siya ng talim and then sobrang tigas daw, nahirapan yung machine niya, yung talim niya, kaya siguro hindi na palalim ng husto. Pero okay lang at okay naman yung performance niya. Yun na nga, i-update natin ngayon. So dati pag arangkada ko sa umaga, talagang ano na to, garalgal na. Yung unang arangkada, grabe ang dragging. Kahit sa hapon yung pagkagaling sa garahe, dragging talaga siya. So ngayon, pag arangkada ko kanina, ay wala na siya. Hindi na siya nagda-dragging. So ang naging problema din kasi talaga nitong ano natin, NMAX natin, ay yung lining. So napansin ko na halos 1/4 ang kulang dun sa lapad ng lining. So parang dinaya siya. Ang lining na napalagay sa kanya parang pang Mio Sporty. So sa factory siguro yun. So yun ang naidikit, yung lining ng Mio Sporty kasi maliit. So matagal na akong gumagawa, matagal na rin akong naglilinis, nagpapalit ng mga CVT ng mga customer natin. Talagang kahit sa Mio ay 125, malapad siya ng lining niya. So dito sa NMAX natin sobrang nipis, slim talaga, sa halos same size lang ng lapad ng sa Mio Sporty, kaya siguro nagda-dragging din. So i-observe ko pa rin hanggang makailang linggo. And then plano ko kung talagang magkakaroon ulit ng dragging ay papalit tayo ng lining. So mag-iiba kasi, mag-iiba ng bawas sa lining sa bill natin eh, kung sakasakali man. Kasi lumalapat lang sa kanya yung parting labas. So meaning sa portion ng bill natin, inner side ng bill natin yung kumakapit lang, yung labas ng bill natin sa may papunta sa lip ay hindi ito, hindi nasasabitan ng lining. Kaya yung kung mapansin, hindi ko na kasi napakita eh, yung bakat ng lining nasa inner part ng bill natin, yun yung nangyari sa kanya. So pero so far naman ngayon okay na okay, maganda yung performance niya. So saka ako na lang papalaliman ulit pagka yung groove niya ay bumabaw na. Kasi ang pagkakasabi sa niya sa akin 0.3 lang ang lalim eh. Napaka na babaw ng pagka-regroove nito. 0.3 o 0.5. Para nangyari na wala lang yung pagka ano niya, pagkakakinis. Ayan,
Parang nilagyan lang ng konting gas pang. Pero so far naman okay na okay. So pag umarangkada tayo, wala siyang dragging. Kapit na siya. Pero ano pa yan, mas gaganda pa ang kapit yan mga after 1 week. Kasi stock, pag stock clutch spring ka kasi, kapit agad. Unlike ng naka 1000 RPM ka pataas, may RPM dahil hindi pa agad kumakapit yung lining. Pero sa stock kasi pag bira mo, kapit na agad. Kaya matagal siyang lumapat. Mas mabilis lumapat kung naka-upgrade ka ng springs. So yun, okay na okay. Maganda, maganda, maganda. Maganda yung performance niya. So yun na mga kadit, nakapaghatid na tayo. At tayo naman ay papasok na sa ating opisina. So yun lang at in-update ko lang ngayon kahit unang araw pa lang ng testing ng ating regroup bell. So may epekto na rin talaga kahit sabihin mo na kaka-regroup pa lang, may epekto na rin siya na maganda. So nawala yung dragging. So actually yung dragging naman niya sa ano lang, sa unang arangkada lang pagka galing ka sa mga garahe o galing ka sa hinto na matagal. So once na nakarangkada ka na, mga nakailang kilometro ka na ng natakbo, so nawawala naman siya. So syempre, matagal na tayo nagmumotor, ayaw ko nang may dragging talaga. Kahit sa Mio Sporty ko, ayaw ko nang may dragging. Gusto ko solido yung arangkada para hindi sayang ang takbo. Kaya yun, napag-desisyon natin na ipare-group na lang yung bell natin para mas maganda talaga. At okay na okay ang pagkaka-regroup. Ayos na ayos. Yun, remind ko lang ulit dun sa mga baguhan na nagmumotor. Mga baguhan ating tropa na... Misa kasi hindi nila pinapansin yun eh, yung dragging. Pero ang pangit kasi pagka yung umarangkada ka tapos gumagaralgal, minsan naayanig yung flarings mo, tumutunog. Di ba? So mas maganda ipare-grab nyo po yung bell nyo para mas maganda talaga arangkada, mawala yung dragging at gumanda yung arangkada nyo. So yun lang. So ang regroup bill dito sa akin ay 250 pesos sa lahat ng mga gusto magpa-regroup. 250 pesos sa Mio. At Mio ay 125, pero pag sa mga Inmax Aerox ay 300 pesos po ang bigay natin. So yun lang po, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood sa ating mga video. God bless po sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you very much. Umpisa natin ang Lunes ng maganda. Okay. God bless. Saan? Maglalagin pa ako doon? Oo. Ay. Kala ko naman ayos na. Wala pa. Naka-register ka doon? Oo, naka-register ako doon. So, babalik pa tayo sa kabilang gate. Shoutout kay Chip. So, sira pa rin yung biometric namin dito. At tayo ay ikot muna sa kabilang gate, sa gate 1. Ang building kasi namin yan, marami yan eh. Parang isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na building kasi yan yung company namin. Kaya... pag umikit ka dito, doon ka pa sa kabilang block, ang kabilang building. So dito na tayo, ikot na muna tayo kaysa ano tayo. Maglakad pa tayo sa loob, malayo-layo rin yung paglalakarin natin. So dito, ikot muna tayo rito. Ayan, dito umpisa ng building yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na building pala yan eh.
Chip, magiin muna pala ako. Sir, good morning, sir. Doon, sir. Wala pa, hindi pa napabalik ni Sir Kevin. Sira pa mo. Sir, good morning. Ay, nat. Ano pa, sir? No available time pa? Swap. Swap. Oh, Chenji. Sir, thank you. So, yun yung manager namin na ano, Koreano, napakabait doon si Mr. O. Gusto din daw niya mag-vlog, yun niya lang. Hindi pa siya marunong mag-edit. Nagpapaturo sa akin eh, nahihiya naman akong. Siyempre matagal 'yon, matagal na aralan yung pag-edit eh. So palagi akong kinukulit niya pag nagkikita kami. Mabait siya sa akin si Mr. O. Naka ano siya, Dominar 400. 400cc, sabi ko swap kami. Okay, thank you very much po. God bless sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy support at panonood sa ating mga video. Tuloy-tuloy lang tayo. Thank you.